Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po. Muli kong ipapaalala, ako tuwing nagsasalita ay lagi ko pong ipinapaalala yung pakikinig. Sapagkat narito tayo upang makinig. Sayang kung hindi natin napakinggan, ano po? Maaring hindi maganda o magaling ang inyong tagapagsalita, ngunit mayroon po tayong mapupulot na mga ilang bagay sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ngayon, ang atin pong lesson ay may pinamagatang magtagumpay laban sa masama sa pamamagitan ng mabuti. Sino po sa inyo ang may lesson? Taas nga ang kamay. Yung may lesson po? Wala. Kung wala pong lesson, iniimbitahan ko po yung mga kabataan na sila po ay maghanda ng kanilang mga banal na kasulatan sa pamamagitan po ng kanilang mga cellphone. Yan. Ihanda po natin ang ating mga Biblia. Ayron, pakikuan nga din yung mic natin. Ilagyan mo ng battery. Tapos, ihanda natin. Okay. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay makikita po natin sa lesson 12, December 16 to 22. May pinamagatang magtagumpay laban sa mabuti sa pamamagitan magtagumpay laban sa masama sa pamamagitan ng mabuti. Ang atin pong memory text ay sa Roma 12:2. Sino po ang pwedeng bumasa? Roma 12:2. Okay, pakibasa po ng medyo malakas. Roma 12:2. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakila po naming Ama, banal at makapangyarihan kayo sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, ang aming pag-aaral, amin pong dalangin na kami inyong sasamahan at tutulungan kami na maunawaan ang lahat po ng inyong mga salita sa umagang ito na makapagbibigay po sa amin ng kalakasan. Pagpalain kaming sama-sama, ito po ang aming samod dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan. Ang sanlibutang ito. So, sinasabi po ng ating teksto o sulat ni Apostol Pablo, huwag nating tularan ang sanlibutan. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo na mga Kristiyano, hiwalay na dapat sa sanlibutan. Ang problema, paano nga ba tayong hihiwalay sa sanlibutan, naandito po tayo sa sanlibutan? Di ba? Hindi pwedeng hindi tayo magkakasala. Nasa sanlibutan tayo. Bakit? Andito si Satanas. Andito ang prinsipe ng sanlibutan. Ano po? Okay, ang sa araw ng Linggo ay makita po natin makatwirang paglilingkod. Dito sa sanlibutan, mga kapatid, mayroong dalawang uri ng paglilingkod. May paglilingkod na kalugod-lugod, mayroong paglilingkod na hindi po kalugod-lugod o katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ayon po sa ating lesson sa Kapitulo 11 at Kapitulo 12 hanggang 16, ang lahat po ng nasusulat dito po, mga kapatid, ay personal na sinulat ni Apostol Pablo sapagkat ito ay masyado pong mahalaga. Ang sabi, sapagkat ipinakita nito kung paanong isa kabuhayan ang buhay sa pananampalataya.
Sa talatang ito, mga kapatid, o sa kapitulong ito, ay ipinakikilala at ipinapaalam sa atin kung paano po tayo mabuhay. Isang buhay na isa kabuhayan ang buhay pananampalataya. So mayroon po pala, mga kapatid, Kristiyano na nabubuhay na walang pananampalataya. Tama? Sapagkat, mga kapatid ko, tandaan po natin, yung mga Israel, sila po ay nabuhay sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, ngunit ang pananampalataya kay Kristo ay wala. So, hiwalay. Ano po? Ang kinakailangan pala, mga kapatid, sumasampalataya at yung pananampalataya ay mayroong kalakip na gawa. Ang sabi, para sa simula, ang pananampalataya ay hindi pampalit sa pagsunod, na para bang binabaliwala ang ating obligasyon na sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, minsan, yung atin pong obligasyon bilang isang tagasunod, parang baliwala na. Bakit? Sa panahon po ng ating pagsamba, halimbawa na lamang, inihahandog natin yung ating mga sarili, siyempre, sa ating Panginoon. Ano ba ang tamang paghahandog sa Panginoon? Nung unang panahon, mga kapatid, ang mga tao, para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan, ano po ang ginagawa? Naghahandog sa ating Panginoon. Pinipili po nila yung magagandang tupa, yung mga walang kapintasang mga hayop upang ihandog sa ating Panginoon, nang sa ganon, sila po'y mapatawad at tinatanggap po ng ating Panginoon ang handog na walang kapintasan. Ngunit mga kapatid, sa atin pong panahon, tayo po ay hindi na kailangang maghandog pa ng hayop, maghandog pa ng tupa upang tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Tayong mga sarili natin, mga kapatid, simple lang, iyahandog lang natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Ano ba yung paghahandog? Sabi nga rito, sa 1 Pedro 4:1, ang Kristiyano ay pinangakuan ng kapangyarihan mula sa langit at binigyan ng katiyakan na posible. Ngunit tayo pa rin ay nasa sanlibutan ng kaaway at kailangang lumaban sa maraming digmaan, laban sa tukso. Ang mabuting balita, mga kapatid, ay kung tayo ay magkasala, kung madapa man tayo, hindi tayo itatakwil sapagkat mayroon tayong isang dakilang saserdote sa pamagitan na namamagitan sa atin. Ang mabuting balita po, mga kapatid, mga kabataan, ito. Kung tayo po ay may kasalanang nagagawa, napakaswerte natin. Bakit po? Mayroon po tayong tagapamagitan. Ang ating Panginoong Yesus ngayon ay nasa santuwaryo sa langit na mamagitan ng ating mga kasalanan. Iyahandog lamang natin ang ating mga alay sa Kanya. Yung ating puso, yung ating mga pag-iisip, at siyempre, pagsisisi ng mga kasalanan, ito'y tinatanggap ng ating pong Panginoon. Sapagkat siya ngayon ay tagapamagitan. Kaya swerte po tayo. Hindi na natin kailangan pang maghandog, maghanap ng magagandang hayop upang ialay, upang tayo po ay mapatawad. Kundi simple lang, ano po, yung ating mga sarili, iahandog po natin sa ating Panginoon. Kumusta po yung ating pagpasok sa bahay iglesia? Kailangan po, mga kapatid, sa paghahandog ang atin pong sarili ay sa Panginoon. Yung ating isip, sa Panginoon. Yung ating mga mata, sa Panginoon. Yung ating puso, sa Panginoon. Yung ating paa, yung ating kamay, yung ating mga labi, ang ating mga pandinig, ang lahat ng iyan ay iyahandog mo sa Panginoon. Nang walang kapintasan. Nang sa ganun, yung atin pong ginagawang paghahandog, pagsamba sa Panginoon, tatanggapin ng Panginoon. Sa palagay po natin, kung tayo'y narito, ang isip mo'y naroon, katanggap-tanggap kaya sa Panginoon?
Sa palagay po kaya natin, mga kapatid, nandito tayo, merong nagsasalita, may pagayunggay o, may pagayunggay. Hindi rin po ito tinatanggap ng ating Panginoon. Kaya nga nung ating Panginoon ay nagsasalita sa harapan, ang sabi niya, nagbubulungan ang mga Pariseo. Ngunit ang sabi ng Panginoon, bakit kayo'y nagbubulong-bulungan? Ang gusto ng Panginoon, kapag nagsasalita siya, nakikinig ang kanyang mga tagapakinig. Ano po? So, iyon po ang napakaliwanag at gusto nating iparating sa bawat isa na yung paghahandog, ito po ay napaka-importante. Sapagkat sa pamagitan ng paghahandog, dalawang klase lang po. Tatanggapin o hindi yung ating gagawing paghahandog sa ating Panginoon. Ang sabi sa Roma 12:1, ipinapahawatig ni Pablo ang mga handog sa lumang tipan kung paanong inihandog noon ang mga hayop sa Diyos. Ngayon ang mga Kristiyano ay kailangang ipasakop ang kanilang mga katawan sa Diyos. Hindi para patayin, kundi mga buhay na handog. Nung una kapag naghandog, pinapatay ang hayop. Ngayon tayo bilang isang Kristiyano pag naghandog, hindi tayo papatayin. No? Tayo po ay mga buhay na handog na itinalaga sa paglilingkod sa Kanya. Noong panahon ng matandang Israel, ang bawat na handog na dala para ihandog ay maselang sinusuri. Kung may depektong makikita sa hayop, ito ay hindi tinatanggap sapagkat iniutos ng Diyos na ang mga handog ay kailangang walang kasiraan. Kaya't ang mga Kristiyano ay sinasamong ibigay ang kanilang mga katawan bilang mga handog na buhay na kasiyasiya sa Diyos para gawin ito. Ang lahat ng kanilang kapangyarihan ay dapat na ingatan sa isang pinakamabuting katayuan. Bagamat walang sino man sa atin ang walang kasiraan, ang punto dito mga kapatid ay kailangan po nating o sikapin nating mabuhay ng walang karumihan. Pag sinabi pong sinisikap, lumalayo sa kasamaan, inaayos yung kanyang sarili na mapintasan ng Panginoon, mayroon po siyang tinatawag na control. No? Napakahalaga ng makontrol po natin yung ating sarili sapagkat nalalaman natin yung mga kautusan ng Diyos. Sapagkat kung hindi nga natin alam, baka magkakasala na tayo na magkakasala. Ano po? Ano po? Mag-isip tayo ng mahinahon. Ang sabi ng iba, kapag nag-isip ka, ay pwedeng magkasala ka. Mag-isip ka ng masama, ay kasalanan. Mag-isip ka ng mabuti, hindi kasalanan. So, magkakaroon tayo ng tinatawag na mabuting pag-iisip. Ano po? Mag-isip ng mahinahon. Ang sabi, sa aklat ng Roma ay isa na hindi nagtuturo na ang 10 utos ay inalis na dahil sa magagawa ng pananampalataya. Marami pong nagsasabi ngayon na ang kautusan o ang 10 utos ay inalis na. Tayo po ba'y naniniwala doon, mga kapatid, na yung 10 utos ng Diyos inalis na? Kung kaya't ang kanilang mga kaisipan, ito po yung nilalaman. Inalis na ang kautusan ng Diyos. Ngunit napakadaling ituon na ang pansin sa sinasabi ng kautusan na dahilan para ating kalimutan ang Espiritu sa likod nito. At ang Espiritong ito ay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Bagamat maaari magsabi ang lahat na may pag-ibig, ang paghahayag ng pag-ibig sa pang-araw-araw na buhay ay maaaring isang lubos na ibang paraan. Ang 10 utos, mga kapatid, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kapag wala na ang 10 utos, wala ka ng pag-ibig sa iyong kapwa. Pag wala, ibinaliwala mo na ang 10 utos, wala ka ng pag-ibig sa iyong Panginoon. Bakit? Hindi ka na mangingili ng Sabat. Hindi mo na nirerespeto ang araw ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kapag ang 10 utos, inalis natin ito, wala ka ng Diyos, wala ka ng pag-ibig sa Diyos, wala ka na rin pag-ibig sa iyong kapwa. Sapagkat inalis mo ang 10 utos ng ating Panginoon.
At ayon sa Roma 12:3 hanggang 21, paano natin ihahayag ang pag-ibig sa ibang tao? Mga kapatid, naalala ko, lagi kong pinapaalala sa inyo, na ang mga taga-Bereya ay pinuri ni Apostol Pablo na anya kayong mga taga-Bereya, mapapalad kayo sa mga taga-Tesalonica. Sapagkat kayo, kapag ako'y nagsasalita, wala kayong ginawa kundi magbasa ng kasulatan. Sinasaliksik ninyo kung tunay nga yung sinasabi ko. Sabi ni Apostol Pablo. Ano po? Kaya tayo mga kapatid, sapagkat pare-parehas naman tayong kulang sa karunungan, ay atin pong basahin ang mga talata. Sa Roma 12:3, kung babasahin po natin hanggang 21, mga kapatid, ito pa rin ay mahaba. Sa Korinto, 1 Korinto 12:13. 12, chapter 12. Chapter 12, basahin po ninyo. Tungkol sa pag-ibig ang sinasabi rito mga kapatid ng talata. Ang sabi, tungkol sa pag-ibig ay hindi natin pwedeng hindi maalaman ang pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay pag-ibig. Ang Diyos, ang sabi nga ng pag-aaral, hindi ka man inilikha, iniibig ka na ng Diyos. Ang Diyos na mapagmahal, bago ka likhain na tao ka, lumikha muna siya ng magagandang bagay upang pagkamulat ng iyong mata, makita mo ang kagandahan na kanyang nilikha at ika'y masisiyahan. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya't dahil alam natin ito, ang atin po namang dapat gawin ay ibahagi ang pag-ibig ng Diyos na naranasan po natin. Ano po? Sa 1 Juan 4:8, kaya't ipinapahayag ng pag-ibig ang karakter ng Diyos. Ang umiibig ay mahalin ang iba kung paano magmahal ang Diyos at tratuhin sila kung paano sila tinatrato ng Diyos. So mamahalin po natin yung iba. Ang turo sa atin sapagkat tayo ay nakaranas mahalin ang ating Panginoon, ituturo natin sa iba kung paano naman magmahal. Ano po? At sabi, ipinakita rito ni Pablo kung paano inihayag ang pag-ibig sa isang practical na paraan. Isang mahalagang prinsipyo ang lumalabas at ito ang personal na kapakumbabaan, isang kagustuhan ng tao na huwag mag-isip ng kanyang sarili nang higit sa narapat niyang isipin. Paus na ako eh. So ipagpaumanhin po ninyo mga kapatid ang aking tinig. Ako ay 2 weeks na pong malat. Kaya pala ako sumisigaw. Wala akong mic. Pasensya ka na. Walang nagpaalala sa akin. So, akala ko, Brother Win, ito na yung mic. Okay. Kaya mahina rin sigurado dyan. So, kaya pala ako lumaos ng gusto. Sumigaw ako ng sumigaw. Walang nakapansin maski sarili ko. Hindi ko napansin. Wala pala akong hawak na mic. Okay. Hindi, mga kapatid, iyon po ay hindi ko sinadya. Nalimutan ko. Okay. So, tanong. May mga tanong po ba tayo sa ating pinag-aralan? O mga karagdagan? Ang ating bisita, ang ating mga kapatid, ano po yung ating maidadagdag tungkol po sa ating mga pinag-aralan ngayong umaga? Ang pamagat po, magtagumpay laban sa masama sa pamagitan ng mabuti. Paano po natin mapapanagumpayan ang masama? Paano po natin mapapanagumpayan ang masama? Eh, nandito nga tayo sa sanlibutan. Sige po. Ang sabi ng talata ng Biblia,
Huwag mong hayaang madaig ng masama ang mabuti, bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Tayo po pala mga kapatid bilang Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon. Tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoon na ikaw ay ano po, maging ilaw ng sanlibutan. Dadaigin mo bilang isang Kristiyano na tagasunod ni Kristo ang masama. Kaya kahit gawang ka ng masama, gagawan mo pa rin ng mabuti. Ito po yung naging buhay ni Kristo sa lupa. Ating pansinin kung ano po yung naging kalagayan ng ating Panginoon. Gumawa ng mabuti, ginawa ng masama. Ginawan siya ng masama, gumawa pa rin siya ng mabuti. Yan po ang tungkulin natin sa sanlibutang ito. Ang gumawa ng mabuti. Daigin ang sanlibutan, magtagumpay laban sa masama sa pamagitan po ng mabuti. Tanong po, sino po may tanong? At karagdagan. Bukas po ang ating misa, mga kapatid, para po sa ating mga karagdagan at katanungan. Okay, basahin po natin sa Roma 13:8. Kung wala po kayong tanong pa o karagdagan man, magmahalan sa isa't isa. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa na katupad ng kautusan. Ba, ang gandang talata. Kapag inibig mo daw ang iyong kapwa, nakatupad ka na ng kautusan. Ang tanong, paano ba tayo magbigay sa ating kapwa? Ito ba ay mayroong iniisip na kapalit? Paano ba tayo maglingkod sa ating kapwa? Ang layunin po ba ng ating paglilingkod sa kanila ay upang mailapit natin sila sa Panginoon o upang maitaas natin ang ating mga sarili sa kanila? So maraming klase ang paghahandog, mga kapatid, sa Diyos at paglilingkod. Mayroong dapat katanggap-tanggap at mayroong hindi katanggap-tanggap. Diba? Sa lahat po ng ating ginagawa, maging sa ating paghahandog, maging sa ating pakikipagkapwa, kailangan ito, mga kapatid, ay naayon at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa Roma 13:8, kundi mag-ibigan sa isa't isa sapagkat ang umibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. At ito, mga kapatid, ay ginawa po ng ating Panginoon. Isinermon po niya ito sa bundok. Ano po? At ito naman po ay pinalawak na lamang ni Apostol Pablo, mga panuntunan ng kautusan, na ipinakitang ang pag-ibig ang dapat na siyang kapangyarihang umuudyok sa lahat ng ating ginagawa. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ibang talata ng Biblia, anuman ang iyong gawin, ibigay man ninyo ang inyong katawan upang sunugin sa apoy. Ngunit kung walang pag-ibig ay walang kabuluhan. Kaya mga kapatid, ubusin man natin ang ating buong makakaya sa pagtulong sa ating kapwa. Ubusin man natin ang laman ng ating bulsa upang mabusog ang ating kapwa. Kung walang pag-ibig, wala ring kabuluhan. Ano ba yung gustong ipahiwatig ng ating Panginoon sa ginagawa natin sa ating kapwa? Mga kapatid, ang layunin po dapat natin ay maidala natin sa ating Panginoon ang ating mga kapwa. Sapagkat tandaan po natin na ang atin pong tungkulin sa lupang ito ay makikita po natin sa Mateo 28, talatang 19 hanggang 20. Mateo 28, 19-20. Yan po yung tungkulin natin bilang mga Kristiyano. Na ituro ninyo
Ipinangako ng ating Panginoon, hindi ko kayo pababayaan bilang mga Kristiyanong aking tinawag. Kayo naman ay magiging tagapagturo upang magmahal ng inyong kapwa. At sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, ipakikilala ninyo ako. Sapagkat ang kalayunin po natin, mga kapatid, ay dalhin sila sa buhay na walang hanggan. Yun po ang ating purpose, di po ba? Kaya nga tayo gumagawa ng mabuti eh, para makilala nila yung nagbigay sa atin ng mabuti at upang madala po natin sila sa buhay na walang hanggan. At yung pinakatungkulin po ng isang Kristiyano, mga kapatid, makikita po natin sa Ecclesiastes 12:13. Ano po yung tungkulin ng bawat Kristiyano? Ecclesiastes 12:13. Ang buong katungkulan po ng tao, mga kapatid, ay sundin mo ang utos ng Diyos. At ang utos ng Diyos, hindi po pwedeng alisin, mga kapatid. Ang sampung utos ng Diyos, sapagkat ang sampung utos ng Diyos, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Buong katungkulan natin itong gaganapin. Paano ba natin magaganap? Eh, naandito niya nga ako sa sanlibutan. At ang sanlibutan ito, nandito sa Satanas, ako'y hinihikayat upang ako'y magkasala. Ngunit wala tayong problema, ang sabi ng ating lesson. Bakit ka problema? Kaya nga si Kristo na paroon sa langit, sa kabanal-banalang dako, sa santuwaryo sa langit, upang kung ika'y magkasala, ihingi ka lang ng tawad. Patatawarin kita, sapagkat ang gawain ng ating Panginoon, tagapamagitan. So wala tayong problema. Ang problema lang, mga kapatid, kung hindi natin pinagsisikapan na sumunod sa kautusan ng Diyos, pagkatapos nating makilala ang patuloy na paggawa at pagsuway pa rin ang ating gagawin, abay hindi nga natin, mga kapatid, masusunod. So yung tungkulin po natin bilang isang tao, napaka-importante. Ang sabi ng Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot kayo sa Diyos at sundin niyo ang aking mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. May question ba doon, mga kapatid? Wala. Ang kailangan lang doon, paano ko masusunod? Pagsisikapan ko sapagkat ito'y tungkulin ko upang maging ganap ako sa paningin ng aking Panginoon. Sa mga pulis, kapag ikaw ay inutusan ng mga officer, obey first before you complain. Sunod ka muna. Maganda pa yung military, ano? So, kung tayong lahat military, ay di sana ay masunurin tayo. Walang kwan doon, walang pangangatwiran doon pag sinabi ng officer, do. Obey first before you complain. Sapagkat tayo ay mga sundalo ng Diyos, mas higit tayo dapat maging masunurin. Sapagkat ang nag-uutos sa atin, hindi lamang officer, kundi manliligha. Manliligha ng ating manlalalang. So dapat wala din tayong reklamo, kundi sumunod, sumunod at sumunod. At kapag natisod, ay lumuhod. Ano po? Yun lang. Pero wag babalik-balikan. Baka sa pagluhod mo, ay hindi natanggapin. Yun lang ang masaklap. Kaya kailangan po, mga kapatid, pagsikapan po nating sumunod at ito po'y masusunod natin sa tulong po ng ating Panginoon. Question po. Mga tanong, karagdagan. Kita nyo, kahit wala po akong boses, ako po ay naglilingkod pa rin. Utos po kasi sa atin. Ano? So, tanong. Mga bisita natin, mga nanay natin, kabataan, tungkol po sa ating lesson. Wala pong tanong? Matatapos po tayo ng maaga. Okay.
Kung ayaw nyo magtanong, eh di, ito na lang ang magtatanong. Ang tanong, kung paano tayo magiging mabuting mamamayan at mabuting Kristiyano minsan, ay may mga panahong masyadong komplikado. Kung mayroong lalapit sa iyo para humingi ng payo tungkol sa pagdating ng isang bagay na pinaniniwalaan niyang kalooban ng Diyos, kahit na ilalagay nito siya na labanan sa pamahalaan, ano ang sasabihin mo? Anong payo ang iyong sasabihin? Anong mga prinsipyo ang iyong susundin? Bakit ito ay isang bagay na kailangang tahakin na matapos ang lubhang maingat at may panalangin pagbulay-bulay? Kung sa bagay, hindi lahat ay tinapon sa lungga ng leyon ay lumalabas ng walang sugat. Parang mahirap na tanong ang narito. So, tanong, kung paano tayo magiging mabuting mamamayan at mabubuting Kristiyano, minsan ay may mga panahong masyadong komplikado. Paano ba tayo magiging mabuting mamamayan at magiging mabuting Kristiyano? Sige po. Merong gusto sumagot? Pero kasi minsan komplikado. Pag sinabi mabuting Kristiyano at mabuting mamamayan. Pag sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, mabuting Kristiyano ka, mabuti ka pang mamamayan. Sapagkat alam mo yung kalooban ng Diyos, yung sa pungutos ng Diyos, ano po? Huwag kang sasamba sa mga larawang inanyuhan. Magiging, ano po, inspirasyon ka ng iba. Dahil hindi ka sumasamba sa mga mayroong yung mata, hindi naman nakakakita. Mayroong tenga, hindi naman nakarebelin. So, ano ba? Ikaw ay nangingilin sa araw ng Sabat. Ikaw ay hindi nagsisinungaling. Hindi ka pumapatay. Hindi ka nangangalunya. Ano pa? Hindi ka nag-iimbot ng pag-aari ng iba. So, ibig sabihin, nagiging mabuti ka sa harapan ng Panginoon at sa maharapan ng iyong mga kapitbahay ng mga tao. Kita yung iyong gawa. Ika'y liwanag sa Kanya. Kaya mga kapatid, itinuturo sa atin na ang ating dapat maging likas ay daigin natin ng masama, ng mabuti ang masama. Huwag kang magpadai sa sanlibutan. Layuan mo ang sanlibutan. Kahit tayo ay nasa sanlibutan, ang utos, lumayo ka sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, hindi yung tinatahanan natin, kundi yung mga gawa ng sanlibutan. Ano ba yung mga gawa ng sanlibutan? Mga luho, mga kagustuhan, mga laman, mga pandaraya, mga kasinungalingan, mga pagnanakaw, mga pakikiapid. Yan po yung mga sanlibutan. Kaya tayo po mga kapatid, ang utos, magtagumpay po tayo laban sa masama. So, may tanong pa, mga kapatid. Mahina po yung tanong ko. Sanay ka sa Christian. Are you saying po na a Christian is good because he does good things? Is that what you're saying? Is a Christian good because he does good things? Every question. Andrew! Question. Hindi siya eh. Medyo dito ka at kailangan kita para makakuan yung kasagutan niya. A Christian is good? Is a Christian good because he does good things? Okay. Ang Christian ito ba ay niya ay mabuti sapagkat siya ay gumagawa ng mabuti? Okay. Baka may sagot ka rin doon. Okay. Sa ito, on opinion, hindi naman lahat ng tao magawa ng mabuti is intentional yung magawa ng mabuti. For example, may mga tao sa magawa ng mabuti just for the sake na makita ng tao. Yes. Para purihin siya ng maraming tao. So, it's been, hindi ibig sabihin na yung tao magawa ng mabuti is totoo yung pinagawa niya kasi minsan, parang minsan tayo,
gumagawa tayo ng mabuti just to make ourselves proud. Para magkaroon tayo ng magandang pagtingin ng maraming tao. Para mga politiko lang yun. Pag politicians, gagawa ng mabuti at wala kita election. Pero after the election, yung mga friend na sabihin nila, hindi na nila ginagawa. Ang tanong ko is, yung bang tao o Kristiyano ay magkawag na mabuti kung gumagawa ng mabuti? Para sa akin, not all the time, na ang tao o gumagawa ng mabuti ay mabuti na lang ang ginagawa. Kasi, minsan nga tayo, di ba? Unintentionally, hindi right yung ginagawa mo. Pero, makapatid, yung kung ano yung purpose ng ginagawa mo. Para sa akin, hindi yung gawa eh. Kung ano yung purpose ng ginagawa mo. Ano yung motivo? Yes, yung pagawa mo. Kasi, baka mamaya yung motivo lang yan is para i-praise ka ng tao, hindi para i-praise ka ni Lord. Hindi para hindi mo i-praise ni Lord. Yun yung ano, yung para sa akin na hindi mga tao na sa lahat ng pagkakataon, mabuti yung Kristiyano kapag mabuti yung ginagawa. Okay, another question. So, sir, yung reply niyo po, if I understood, ay kung mabuti yung intention ko, mabuti yung Kristiyano, what if the intention is good? But you are not a Christian. Okay, you're a Christian. But you do good things with good intentions. Does that not qualify you na mabuti yung Kristiyano? If the intention is good, yes, behind the action, now does that make you a good Christian? Okay. Kung ang iyong gawa niyang intention ay mabuti, ngunit hindi naman talaga puro sa gawa, tama ba yun? Behind the action eh. Pero kulang naman sa gawa. Okay. Okay. Maganda yung intention mo, maganda yung ginawa mo. Ay, eto, may isang lalaki na kung saan mayroon itong sakit na ito. Kilala niyo yun? Kung sino yun? Si? Naaman. May sakit siyang ketong. Siya hindi kumikilala sa Diyos. Wala siyang Diyos na kinikilala. Pero, nung magkaroon siya ng sakit na ketong, may nagsabi sa kanya na doon niya mayroong isang propeta na nagpapagaling. Bagamat hindi siya kumikilala sa Diyos, sinunod niya yon at pumunta siya. Pagdating niya doon, ay ikaw halimbawa, ang layo ng pinaglalakbay mo, naglakbay ka ng malayo, mahal na tao ka, kilala ka, sikat ka. Pagdating mo doon, hindi ka palalabasin ng tinatawag na manggagamot, kundi nagsalita nang hindi naman siya lumalabas. O magsabi man lang, halika pumasok ka sa bahay, magkape ka, o uminom ka muna ng tsaa. Wala. Kundi ang sabi, pumaroong ka sa ilog ng Jordan at ikaw ay lumubog ng 7 beses. Pwede mong hindi sundin yun. Pwede kang magsalita doon dahil sikat kang tao. Mataas ang tungkulin mo pero ginanong ka, parang binastos ka. Pero anong ginawa niya mga kapatid? Sumunod siya. Hindi dahil sa sumasampalataya sa Diyos, sumunod siya. Dahil, siyempre, alam niya na pagagalingin siya. Yun, lumubog siya. Pero hindi siya kumikilala sa Diyos. Pero ang taong ito na sinaaman, ang kanya pong layunin sa kanyang buhay at ang kanyang prinsipyo ay sundin kung ano yung matuwid. Yung alam niyang mabuti, siya niya yung ginagawa. Kaya ang mga tao, mga kapatid, na yung mabuti ang ginagawa, hindi ipagkakait ng Diyos yung karunungan at upang siya makilala. Kaya si Naaman, hindi lang pinagaling sa sakit na ketong, kundi nakilala pa niya ang Diyos. Naalala ko lang kasi, natin tong ganitong topic. Okay. May intimidation example. Parang righteousness daw natin. Kahit anong buki mo, para sa patulad ng basahan na pinatang sa keto,
Basahan. Basahan. So, wala ka pwede pagbalaan sa ganyan. Ito napakabuti ko siguro sa utos. Ang pwede mo lang, ano yun sa kanya, is yung righteousness in Jesus Christ. Yes. So, kahit gano'ng kakabuti, so, hindi ka pwede gawin mo mabuti. Yes. Okay. Bili mo. I just wanted to ask a question to make a point. Kasi there was a Christian. Kasi if we do good things, that makes us a good Christian. Because we don't need to be a Christian. I can be a Muslim and be good. I can be an atheist and be good. Diba? I can do what Christians do. Does that make me a Christian? No? Kasi the danger here is that there was a man in the Bible, akala niya mabuti siya. He's found in, I'm just trying to find where it is, Matthew 19. And he, verse 16, he says, "And behold, one king said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life?" The danger here is self-righteousness. Akala natin, meron tayong magawa para makwalify tayo mabuti sa langit. Look what Jesus said. Why callest thou me good? First 7 things na, kinorek siya. Yung statement mo ay mali. Assuming mo na, if you do something good, it makes you good. Yung sinabi sa kanya, that is a wrong doctrine. He said, there is none good but one. Who is good? God. So no matter how many good things you do, that doesn't make you good. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. And he says to him, which? Jesus said, thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor and thyself. Parang na-contradict sa point, it's like God is contradicting himself. Kasi sabi niya, if you do good things, it doesn't make you good. And now he's telling you to do good. But he tells you the reason, the motive. Why do you do good things? Because God is good. Good. Not because you are good. Not because you want to be good. But because God is good, kaya gawin mo good things. I want to also say something here. Okay. It says in Isaiah 64, but we all as 64, 6, but we all as an unclean things, sabi niya, madumi. All of us are dirty. I remember my mom in England, we were cleaning, munching. Kasi part-time ko, I was cleaning. Sabi niya, Kim, let's clean. And then I was cleaning something, and I was thinking, the windows. I was cleaning the windows. Spray ko na, was cleaning. But every time I clean the window, it's not being clean. Mas naging dumi. Okay. Because my mom told me, how can you clean the window if your cloth is dirty? We're trying to do good things, but we are dirty. And the Bible is telling us, dito, we all. Lahat tayo sa buong mundo are unclean things. Akala natin, Adventist tayo, clean tayo kasi hindi tayo kumakain ng baboy. No, there's dirty. You're just as dirty as those people who eat baboy. You're just as sinful as those who don't eat the Sabbath. Your keeping the Sabbath does not make you any better than someone else. You know what I'm saying? He says, for all our unrighteousness are as clean as filthy as rags. Now, does it make sense for you to take a shower? Kung saan ang shower, tapos limitin mo, madumi yung towel. That's what we do. We think we can make ourselves good by coming to church early, and we criticize those who are coming late. You're just the same. Why is this important to understand? We all fade as the leaf. All and our iniquities like the wind have taken us away. Why is this important? Even the lesson is overcoming good with evil. The reason is this. We're doing good things not because
Not because we can't be good, not because by being good you go to heaven, but because God is good. You see, if our goodness can make us good, then there's no need for Jesus to die on the cross. Do you understand? There's no need for Christ to come to church. But it doesn't mean that we don't need to do good things. Kasi no good things can make us go to heaven. No. The reason, the motive is that Christ has done everything. So if we appreciate God dying on the cross, then for us to do good things is to show our appreciation. If we don't really appreciate what He did, we will not do what He did. You know what I'm saying? It's like there was an officer. One time he was Doug Bachelor said this story. Doug Bachelor was driving. He was late for his speaking engagement. So in the road. And then someone stopped him behind. It was the policeman. And the policeman, policeman told him to park at the side. So he parked aside and said, "Lord, forgive me. You know, I have to be fast because nobody comes the appointment." So he rolled down the window, and the policeman was about to give him a ticket, speeding ticket. Now he's going to be late even more. But check out, he did not have to pay a lot of money. So when he rolled down his window, the officer noticed, "Oh, it's you. I see you on television. I enjoy your program." And then I said, "Oh, praise God, he knows me." Sabi daw niya, "But sir, I will not give you the ticket this time. But I want you to know that my child died because someone was overseeing him." Now, would Doug Bachelor try fast again? No, why? Because he realized that I deserve that speeding ticket. But hindi niya ako binigyan ng speeding ticket. I'm supposed to be guilty. I should have a punishment. But binigyan niya ako ng grace. And he also not appreciate na binigyan siya ng grace. He also realized that if I keep doing this, I will kill someone. Or the neighbor something like that. There's a God in heaven whose son died. No, if he tried to save us, give us a second chance. Why do you want to do the same things that took you there? And so, this is why God wants us to have a relationship. If you do not appreciate what God has done in your life, your good doings will not be a show of appreciation, but rather to earn something. You cannot earn something. Did itself. But you do it because God will give you. I appreciate what you did. There's nothing I can do to earn myself to heaven. Another story is how there was overcoming good and evil. It's not our good things cannot overcome, but we're doing it for a reason because God is good. There was a slave. I don't know if you heard this story. A slave during the time in Africa, they were sent to America, they made an auction, so that's an illegal. They would say how much bidding was auction. There was this one man, very big and very strong, and they were saying, "I will not, whatever you do to me, you beat me up, you starve me, you whip me, I will not follow your commands." So the mga tao, nagbid, that he keeps shouting, "I will never listen to you, you can kill me, you already killed my family, children, I will not listen to whatever you say." But there was one man who was bidding. And they were confused. "Why do you want to buy me? I told you, I will not do anything you said. I'm not afraid of that." But the man bought him anyway. Everybody else does a bidding, and we do. I already thought it's another. And he brought him, put him in his cart. And the man was telling him the whole journey going to Christ, "I will never do whatever you say. You can kill me. You can beat me up. I will not do any work for you."
He broke into a house, a very nice house. And when he went down, he says, he gave him a key. And he says, this is your house. And the slave says, go behind me. This is my house. No, no, I did not buy you to work for me. I bought you to set you free. And so the slave was confused. No, no, I don't believe. I don't believe. You bought me to work for you. I told you, I will not work for you. The guy says, here's the key. You can live inside if you want. I'm going back to my house. So the slave owner went to his house. And the slave just realized that the master was not joking. Totoo yung sinasabi niya, I bought you to set you free. So you know what the slave did? Many, many slaves are beaten up. Many slaves are put together in like one house. There's no bedroom. There's no space for to turn around. That's how packed they are. Now he has a very nice house. He has his own garden. He has his own kitchen for himself. He went back to the master and said, Master, I'll serve you. I'll do anything you say. If we realize what God did on the cross to set us free from sin, we will not do good things so we can earn a house. We can earn a salvation. We can earn heaven. No. We do it because He set us free. We don't have to die and have that's it. That's the end of our life. God gave us a second chance. In fact, He says, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in my Father's house. I mean, if it were not so, He's like, I'm not lying. You don't have to ask that. I would have told, I've come to prepare a place for you. If I come to a place, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Now, we do good things. Why? Because God has been good, and God has been good. God is good, and He's been good. And you know when you do good things for someone you love, do you do it so that you can earn their love? No. You do it because you love them. And this is why I like the pictures there's a hammer with a shape of love. That's how we overcome. When we love God, because He first loved us. We do good things because God has been good to us. That's why we say God is good. All the time. All the time. All the time. God is good. God is good. That's why we do good things because God is good. That's why we love our enemies because God loved us. God commanded Romans 5 verse 8. His love towards us that while we were yet enemies, what did God do? Christ died for us. We forgive others. Why? How can God forgive you if you don't forgive them? We forgive others because God first forgave us. We do good things because God has been good to us first. We are saved not because we do good things, but because He saved us. That's why we do good things. Salamat po. Thank you very much, Mother. So, napakaganda ng ating pong pag-aaral. Kaya nga yung reason for Christ's transformation, mga kapatid, bakit kailangan po nating mabago o lubos na matransform, Brad? Sapagkat ang sabi sa Roma 13:11, ang pagliligtas ng Diyos ay malapit na. Salvation is nearer than we believe. Ano po? Ngayon, ano ba yung practical guide para po tayo ay matransform? Sa Roma 12:3, ang sabi po diyan ay be humble. Napaka-importante. Kahit gaano ka pakagaling na tao, katalinong tao, mapagbigay kang tao, kung wala yung humble. Ano yung humble, Brad? Pagpapakumbaba, ay wala po tayong mararating. Ano po? Roma 12:4, perform tasks according to the capabilities. Ito po yung mga spiritual gift natin. Dapat po ito ay ating nagagamit. Hindi po natin itinatago. Magaling kang ang magsalita, mahiyain ka naman. Tama? Hindi natin ito mabibigay sa ating Panginoon. Kailangan mahahandugan natin yung ating Panginoon. Sa Roma 12:10, other before self. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapwa muna, bago yung sarili. Hindi yung ako muna, bago yung iba. Di ba? Yun po.
At sa Roma 12:16, be teachable. Ano po? At sa Roma 12:21, overcome evil with good. So lagi po nating dapat mapanagumpayan yung kasamaan. At yung mabuti ang siya po lagi nating magagawa. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, bakit ba? Kung kailan gusto kong gawin ang mabuti, yung masama pa ang aking nagagawa. Yung hindi ko pa gusto ng Panginoon. Pero kailangan po natin laging manalangin upang mapanagumpayan natin ang sanlibutan. Ano po ang ginagawa ni Kristo nang nasa lupa? Mahilig po siyang manalangin sa Ama. At yung mabuting anak, tinutugon ng Ama ang kanyang panalangin. Kaya kung tayo po mga kapatid ay magiging masunurin sa ating Panginoon, yung ating panalangin didinggin ng Ama at tayo po ay ilalayo sa pagkakasala o sa mga tukso ng kaaway. Kasi mahilig tayong manalangin. Kaya ang utos, manalangin ng walang patid. Sa Roma 13:1-5, support government. Magaling kang ang tao, magaling tayong Seventh-day Adventist, yung gobyerno naman, hindi natin sinusuportahan, ay hindi din mabuti. Kaya kailangan, tayo po ay nakikipag-suporta o nakikipagkaisa sa gobyerno. Ano? Sa panahon ngayon, huwag lang sa darating. Okay. Sa Roma 13:6-7, perform civil duties. At sa Roma 13:8-10, love and get it show. Ang rason, mga kapatid, kung bakit kailangan po nating mabago at laging maging tapat at masunurin sa Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Tayo po ba kayo naniniwala na ang Diyos ay malapit nang dumating? Kung tayo po ay naniniwala, mga kapatid, kailangan po natin ang sinasabi ng ating lesson ngayon, na tayo po ay kailangang mahubog, mabago. Kaya nga ang atin pong conclusion sa ating lesson, live according to what a Christian is expected to live in Christ, for Jesus is coming again and coming sooner that we first believe. So, marami pong salamat, mga kapatid, kung may karagdagan pa. Kasi parang yun nga, di ba, parang kahit nung nandito pa si Pastor Abelio, one to ten, perfect. O di, parang deep inside mo, pag wala ka tayo na, o kayo wala ka tayo na. Yun na lang isipin natin, kasi hindi mo kaya ito pa rin sa sarili. Yes, yes. Sabi nga rin na, in the verse 20, how would be God's work, would be faithful to complete it. So, it is God's providence, God's grace, that allows you to do it. Hindi dahil sa kakayahan mo. So, wala ka pwede talaga yung pagkalaki. Tama yung sinabi ng brother. Yun ang dapat natin baguhin yung mindset. Kaya kapit po ba na mautomahan? Hindi tayo sa gusto ko maligtas. Ligtas ka na eh. Di ba? Hindi ay for my best way saved. Ligtas ka na. Through faith, not that of yourself. So, regalo yung sinunod. Hindi mo kailangan magtrabahuhan. Tatanggapin mo lang. Pero ngayon, bakit ka gumagawa ng mabuti? Kasi nga, ligtas ka. Pero, parang nangyayari. Pero kailangan mag-push up. Sabi,
tayo sa kabutihan, sa grace. So, napakalinaw ang ating mga kapatid na ibigay po ng karagdagan niyo po. So, hindi po tayo gumagalaputi dahil gusto natin maligtas kapag kaligtas na tayo. Kaya tayo gumagalaputi sa pag-ibig na natin ng ating Panginoon na nagligtas sa atin. Na siya po unang umibig sa atin, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Minamahal mo ako. Sasabihin mong mahal mo ako, ipakita mo lang sa akin na ako'y minamahal mo. Diba? Kapag ang sabi ng asawa mo, I love you, pero hindi ka naman binibigyan ng importansya, ay paano mo sabing minamahal mo ang iyong asawa? Ay kalokohan yun. Ano? Kapag sinabi mo na hiniibig mo ang Diyos na nagligtas sa akin sapagkat siya yung unang umibig sa akin, abay, anong gagawin ko? Ay, susundin ko siya. Ano ba ang gusto ng Diyos para hindi ako kahiyahiya sa kanya? Ay, ito pa rin yung utos niya dahil hiniibig ko siya. Iyon po yung kapahayagan na tayo mga kapatid na nagmamahal sa Diyos kung tinutupad din naman natin ang kanyang mga utos. Hindi natin sinasalungat. Kapag sinalungat naman natin, mga kapatid, pagkatapos po natin siyang nakilala, ang tawag doon, hindi ka tagasunod. Tagasuway ka. Ikaw ay hindi anak sa tunay, kundi sa labas. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Iniligtas na tayo ng Panginoon para sa atin ang langit. Tayo mamaya ng langit. Ang kailangan lang, paano natin mararating ang langit? Eh, nandito po tayo sa libutan. Kailangan po natin patuloy tayo na maging daluyan ng pagpapala. Sapagkat ang layunin ng mga taong tinawag ng Panginoon, maging daluyan ng pagpapala. Ano po? Matthew 28, verse 19 and 20. Marami pong salamat sa inyo pong mga karagdagan. Sa mga bisita po natin, baka may katanungan. Kahit po wala sa ating pinag-aralan, magtanong po kayo. Sasagutin po kayo ng ating mga kapatid. May tanong po ba kayo? O karagdagan? Bakit po? Karagdagan po, meron pa po tayong ilang minuto. Sa ating po mga bisita, baka meron po kayong katanungan kahit wala sa lesson, magtanong po kayo at atin pong sasagutin ng banal na kasulatan. Salamat at kung wala na po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating ikalawang serbisyo. Tayo po ay ihanda ang ating mga sarili. Salamat po.